tuminang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipa ninyo ang trompeta. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, ginugunta natin si San Isidro, magsasaka ng patron ng lugar na ito. Patuloy natin itulog sa patuloy na pangalaga ng Diyos at sa paggabay na ipinapahayag sa atin sa Isidro na tayo ay kabayan, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at nawa ay makita natin ang kahalagahan na ipinamamahig ni San Isidro bilang magsasaka at bilang isang mananampalataya. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap, pagsisiya natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa kapayapaan ng Diyos, sa inyo ang mga kapatid, na nagpapakasala sa isip at sa lahat sa gawa at sa aking pagpupulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel ng pamanal, at sa inyo ang kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng magkapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kapangyarihan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos na kaitan. Salamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoon
Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang hihiraw sa sansinukog. Ang maasahang pagganapin sa Isidro sa kanyang pagkasaka ay amin ang patularan sa lahat ng aming pag-isikap na magkaroon ng mas nakakain ang lahat ng masaganang apagos ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kumuha po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, "Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostones, ang tagapamahala ng sinagoga, at binubog sa labas ng hukuman. Ngunit, hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya ay naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling, malakas ang tunog, masayang sigawan ang ipinansuot. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tumayo na po ang lahat. Thank you.
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangos kayo at magdadalamhati. Ngunit magdadala ka ang sanlibutan. Matitigot kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng mangananap, siya'y nahahapis, sabagat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganap, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagaganap dahil sa pinanganap na sa sanlibutan ng isang sanggol. Dahil hindi naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, muli-muli ka akong makipagkita sa inyo. At mag-uumakaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni lumang. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng pinupuri ka namin, Panginoon. Ligaya ang pesa po sa inyong lahat. Ngayon ay ipinagiriba ng ngayon Pilipinas ang pagaparangal kay San Isidro Labrador. So, bahagi ho, no, magsasaka dito sa San Pedro, no, ay wala na atang nagsasaka. One time, may nakita ko doon, nakalagay doon ay farm. Ngayon pala ay hindi pala sakahan, kundi farm na manukan. Meron din dyan sa itaas na babuyan. Pero wala na ata rito na alayan o anumang uri ng gulayan. Siguro meron po dyan yung mga magtatanim na mga sampagita, ornamental plants. Pero yung mga magtatanim ng gulay, yung bulahon. Pero bahagi pa ng 2nd District, 3rd, marami po sa 3rd and 4th District, ay marami pa po dyan ang agricultural lands. Kuminsan, dahil sa atin natin nakikita, no? Ay kuminsan nakakalimutan natin na bahagi yun ang pagkakalimutan natin ng panaginag. Una, magkakalimutan po natin na sa araw na ito, sa Kamistahan sa Isidro, na huwag natin kalimutan ang katulad ni San Isidro, mga magsasaka. Na yung pang-araw-araw natin kinakain ay mula sa pawis ng mga magsasaka katulad ni San Isidro. Yung kinakain natin araw-araw, kanin, gulay, yung baboy, manok, baka, yan ay pinaghirapan na mga itinutuloy natin mga magsasaka. So kaya huwag natin kalimutan sila ipanalangin, sila ipagdasal, sabagat ito po ano, ang maliwanag na pinanggagalingan ng lahat ng ating lakas sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Sila yung kuntusin po ay naging bahagi ng ating buhay sa daigdig na ating ginagalawan sapagkat sa pamagitan ng kanilang mga hirap, tayo ay nakakain. So kaya po, huwag natin silang kalimutan. Hindi lang po siguro pa sa araw dito. Pero bahagi na kung saan ay dapat tayo ay magdarasal, ay isa pa rin mo natin sa kanilang panalangin, sa ating panalangin, ang kanilang mga katatayuan, mga magsasaka. Ito po ay kuminsan ay isang
problema niya na araw po ng dito ng ating ginagalawan ngayon, ha? Maraming ayaw magsaka. Hindi sa pagka po, tama, kasi akala ng iba kaya yung iba ayaw magsaka sa pagka tamad na tayo ay magbukal ng lupa. Hindi. Ulan dahil mo, maraming tao natin ngayon, sa ngayon po, sa pag-aaral, nung nagpulong po yung Southeast Asian Economic Forum, noong May 2014, diyan po sa Siam Rila Hotel, ang isang binigyan ng paninilay ay yung one of the poorest sector ng ating lipunan ay dalawa, mga magsasaka at mga mangingisda. So, ayon mo sa kanilang pag-aaral, kung pipentahin mo yung kanilang kinikita araw-araw, ay lalabas lamang daw po ng 49 pesos per day. Ay napakababa sa minimum wage na kailangan mabuhay ang tao. Pero sa kanila kung anong gagaling yung ating kinakain. Wala ko naman ang problema na sabihin natin ay, eh, Father, mas anong magagawa ko kung mayaman kami kaysa sa kanila. Wala ang problema, pero parang pinagbigyan ko ang guwapo yung layo ng pagitan ng mga kapatid natin sa lipunan natin ginagalawan. Lalo-lalo po, dito nang gagaling ang ating mga kinakain araw-araw. Kaya yung panalangin natin, yung panalangin natin sa buong may kapal, kasi bahagi din ito na magpapunan sa patag. Paano magiging maayos yung ating food security kung hindi natin matutugunan yung kanilang mga pangangailangan. Sa luma, wala tayo sa sitwasyon sapagat wala na ngayong mga magsasaka dito. Pero ipanalangin natin sila, no? Ipanalangin natin sila at ipanalangin natin na nawa yung mga ahensya ng gobyerno, no? Maging ahensya ng mga non-government organization ay matutukan din po yung katatayuan ng ating mga kapatid na mga magsasaka. Sapagkat kinakailangan din mo na sila ay tulungan. Kung hindi ko kasi mauwasan tayo ng mga magsasaka. Anong mangyayari sa atin kapag naubusan tayo ng magsasaka? Aasa na lang tayo sa ibang bansa na lahat na lamang ay import natin. Eh, baka kung tayo ay maging alipin na lamang ng ibang bansa. Kasi yung pinanggagalingan ng ating pagkain ay sa kanila nang gagaling. Na dapat sa ating lipunang mismo ginagalawan. Kaya bahagi po ito ng patuloy ng paglago ng ating pagkilo sa daigdig na ito. Ito na namin mo natin. Ito na namin natin ang lahat ng mga magsasaka. Pangalawa, bahagi ko na kung saan ay makita ko natin na katulad ni San Isidro, sa gitna ng aming kanatayan, yung pangalangin natin na sabi ng Jose Cornelio, nung meron ng dulot ni Jesus, ang dulot ko yung kagalakan. At ano sabi ng Jesus, na yung kagalakan ninyo ay maging ganap so that your joy may be complete. Sa Ebanghelong ipinahayag ko natin ngayon sa araw na ito, hayaan niyo pagbasahin ko sa inyo yung salita mismo na ginamit sa atin ng Panginoon. Anong sabi ni San Juan? Sabi po ni San Juan ay at mag-uumabaw sa puso ninyo ang kagalakang kundi maagaw ninuman.
Imbo maagaw rin naman ang kagalakang umaapaw sa puso mo na hindi maagaw rin naman. Isang isipo, bilang magsasaka, ay makita po natin ano po kayong kagalakan na hindi maagaw rin man na naranasan isang isipo. Kaya makita po natin na sa kanyang pangkilos, ito ay pinibigyan niya ng higit ng pagkakalaga. Ano ang makita namin sa buhay ni San Isidro? Yung taong hindi niya nakakalimutan ang Diyos. Araw-araw, siya ay nagdarasal. Sa gitna ko ng marami natin ginagawa ngayon, ay sabi na ko natin, baka kulang yung ating sarili. Sa dami natin ginagawa sa mundo na nagdarawa natin, kasi San Isidro ay matagalang ang buhay sa daigdag na ito. Siguro po masasabi natin na yung sitwasyon ay iba sa panahon ni San Isidro kaysa ngayon. Pero sa pagkaon natin, sa gitna ko siguro ng maraming distraction. May TV, may radio, may mga internet, may tayong mga smartphones. Maraming pwede natin maging pagkaabalahan sa daigdig na ito, maliban sa ating mga trabaho. Pero ano pong makita ko natin? Kasi yung hamon na iniwanan sa ating kumisan ngayon sa daigdig na ito, kalapitan, kapag tinanong tayo, bakit hindi ka nakasisimpa? Wala ako kasi akong oras. Ba't hindi ka nakapagdarasal? Wala akong oras. Siguro po makita natin ano, gumawa tayo ng oras para sa Diyos. Gumawa tayo ng oras para magdasalan. Gumawa tayo ng oras na makasamba. Hindi lang po every Sunday. Eh may dumadagal ito eh. Kasi ito yung nakita natin kay San Isidro na ano, every day, yun yung mabigat, every day, siya ay nagsisimba. Eh makita nga po natin sa istorya, anong mga sabi? Hinumpog siya ng kanyang kasamahan. Kasi bakit? Kasi nagsisimba siya ng umaga. Eh kanimang tanong kasi magsasaka. Sa umaga, umaya nagkatrabaho. Kasi mahirap na ho kapag siya ay sinikata ng araw. Mainit na ho sa balat. Kaya kalamitan ng katrabaho ko ng magsasaka ay madaling araw at sa umaga. Kaya nung panahon po nila ay ang mesa nila doon ay sa umaga. Hindi yung matulad natin dito sa First District, ang mesa dito ay sa gabi. Pero yung pong iba, yung mga nasa Third and Fourth District, kalimitan po dyan ang mesa dyan ay umaga. Dito ay 10, alas 7 ng gabi. Yung meron naman doon, mga miso doon, alas 5 ng hapon. Dito sa atin talaga, alas 7 na, tapos na yung lahat ng ating trabaho, tsaka tayo ay nagiriwang ng misa kapag ordinary day. Pero ito ang nakita ko natin sa misa doon. Kung bakit masabi natin na nandoon yung kanyang kagalakan sa kanyang gawain bilang isang magsasaka at bilang sa isang mananampalataya. Araw-araw siya nagsisimba. Pagkaman po siguro medyo mabigat yung hamon na ito na araw-araw magsimba. Pero ito yung makita natin na talagang hinahanap natin yung kagalakan na sabi na ako sa Evangelio. Ano sabi? Yung kagalakan na kapag sinabi na natin sa ating mga lingwahe na Pilipino ay kapag naranasan mo yan, makakalimutan mo pati pangalan mo. Sa Ebanghelyo pinahagi mo yung kagalakan na katulad ng isang mga anak, yung mga nanay. Naranasan naman ninyo kung paano kayo nahirapan mga anak. Ito yung kagalakan na habang pinapanganak, napakasakit. Pero ang sabi nga, pagkalabas ng bata, pagkapatapos mga anak, nakalimutan mo na yung sakit. Kasi nakita mo na doon yung anak mo. Ganun din. Ganun din yung kagalakan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
Asa ang natagpuan ko sa disipo? Kapag nagbibigay siya ng panahon para sa Diyos. Nagbibigay siya ng panahon para magbasal. Araw-araw, nagbibigay siya ng panahon para maka-attend ng banal na pagliwang ng misa araw-araw. At makita po natin sa kanyang sitwasyon, sa tala natin ay naging sanay pa ito na kung kudusin po ay pwede siya matanggal sa kanyang trabaho. Pero ito yung kanyang nakita. Kasi yun ang kanyang nakita ko na kung saan nagdadalig yung kanyang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Maging bahagi rin yung siguro na maging daan ng ating pagtugon sa panawagan ng Puong Kapal. Pero ito po'y hamon. No? Medyo pabigat po. No? Pero ay ito rin po yung panyaya na ipinibigay ko po sa inyo. No? Alam nyo, nakita ko natin kahit ako sa Paris, araw-araw may mga nagsisimba. Pero iba yung nagsisimba ng Monday, iba yung nagsisimba ng Tuesday, iba yung nagsisimba ng Wednesday. Wala kami nagsisimba. Pero kakaunti ako kung mayroon man na nagsisimba talaga araw-araw. Araw-araw. Eh kung may makikita lang po ako siguro, eh siguro po'y mabibilang po sa aking mga kabayan. Pero kung gusto niyo yung kagalakan na ipinahayag po ngayon, ay ito ang sinasabi na ipinakita po ni San Isidro Labrador. Gumagawa siya ng panahon para siya ay makapagdasal sa Diyos. Lalo-lalo na ang kanyang pag-iisa sa banal na pagdiriwang ng misa. Hindi lang po pag-araw ng Linggo, ngunit araw-araw. Ang alay na ito, mamabiyayang nagbuo.
kapal, ngayon at pagkayon. Nalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahay natin ang kalitan ng Diyos ang mga kapangyarihan. Panginoon ng Panginoon, itong pagkahay sa iyo ang amal, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapangyarihan at sa buo sa kapayalan niya ang banal. Sa karangalan ni sa kasili pagpado, ang dog ni Wilmer, ikanya at pamilya. Lucio Bernardo Pama D. Pama Matatana Rutolo Juanco Pama Bordello Francis Michael Erespe Dito pa Marami sa mga pagkakata nila ako sa binaya ng buhay patuloy na pinakakalaw ng pangunang kapal personal na intensyon ni Mr. and Mrs. Amado Susan Napunete para sa kaluluwa ng Fernando de Guzman Junior at Martin Alin Aledro Raymunda Aledro Josefa de Guzman nasa lahat ng iyong mga panalangin sa lugar na ito na Holiday Home Space Time. Ang maraming lumika, pagpalain mo ang mga alay na guna ng pagkatanim at pag-aanap ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tagulan at tag-araw ay sinawa maging pagkain at inumin sa amin ay magbibigay buhay. Sa mamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat na siya isasalamat. Ang manamang makapangyarihan sa Panginoong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay naglinigin sa tingin ng mga banal na itinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak ng si Yesu Kristo kami nabibigin ng mga banal na tao. Sila yung mga saksi na ang pananalig sa iyo magaganap namin si karanaman. Kaya kayo sana ang mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubungi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kagabihan mo. O sana, sa kaitasan. O sana, sa kaitasan. Kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, inawa kanyang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niyo, inaubot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at agad. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos sa napon na ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tupag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag mapatawad ng mga kasama, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Inagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at uling pagkabuhay ng manang. Kanyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Eh, sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo yung simpang naganang sumunod daigdig. Kususin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay dahil hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pangitapati kami lahat ng mga salil sa iyong pinayunang wakas. Kaysa ng mahal na Bere Maria nila ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banal na buhay dito sa lindig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa magitan ng anak ng aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya sa kanyang lahat ng pagpupuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang katulad ni San Isidro, makamit natin yung kagalakan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo na magbibigay sa atin ng kaganapan. Para
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iligtas kami at iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw. Iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabigan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Christ. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesus Christ, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan niyo ko sa inyo ang aming kapayapaan at ibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag mo ang aming mga pagkakasala. Magkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayang sa kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng kami. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayon. At sumayon. Magbigayan kayo ng kapayapaan si Jesus. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos, nagali sa mga kasalanan ng kasalutan, awa mo sa amin. Cordero ng Diyos, nagali sa mga kasalanan ng kasalutan, awa mo sa amin. Cordero ng Diyos, nagali sa mga kasalanan ng kasalutan, pagkaloob mo sa amin. Nagalis sa mga kasalanan ko sa mga parag ang mga inaanyayahan ko sa pagkain. Panginoon, ito ba para dapat magpatuloy sa iyo? Ngunit sa isang salita mo lamang ay Thank you.